Sandbar ang tawag sa mga bahagi ng isla na lulubog o lilitaw. Depende na lang kung high tide o low tide. Na natatanging ganda, katulad na lamang ng mga sikat na sandbar sa Antique. At sa mahigit 7,000 isla sa Pilipinas, binayaan tayo ng mga world-class na sandbar. Aabot ng 1 hours at 30 minuto mula sa Clark International Airport o International Airport, sakay ng Philippine Airlines, mararating mo ang San Jose Antique sa Isla ng Panay. Pahirapan ito noon puntahan. Ngayon, meron ng direct flights. Taray! Kung island hopping ang hanap at ayaw lumayo sa mainland ng Antique, ang Isla ng Malarizon o mas kilalang Malarizon sa Barangay Culasi ang perfect destination para sa iyo. Dahil low tide, sinakay na kami dito sa maliit na bangka. At hindi na nga itong makakausot itong bangkang to dahil hindi na rin naaabot dun sa pampang na yun. Kaya minabuti na namin na bumaba na lang at maglakad. Islang ito, maaari mong akyatin ang burol para mag-abang ng sunrise. At kapag narating mo na ang mataas na bahagi ng bundok, matatanaw mo ang buong isla ng Malarizon. Guys, tingnan niyo yung inakyat ko. Ayan. Mula doon, dito, dito, at doon. Ito yung pinakamataas. Ay, saya. Dito, meron din silang sandbar na pwedeng-pwede mo itong languyan o lakaran. Dahil sa paghampas ng alon, naiipon ng pebbles at buhangin na nakabubuo ng maliit na shoal na siyang nagiging sandbar. Pero kung ang gusto mo ay sariling sandbar, may isang isla na sakop ng Panay Island na hindi pa gaanong napupuntahan. Kalahating oras mula sa bayan ng Tibyaw Antique, sumakay kami ng bangka sa Barangay Culasi. It's already 3 o'clock in the morning and ngayon sasakay kami ng bangka dito sa mula sa mainland ng Antique papunta sa Seco Island. Kailangan magbaon ng sandamakmak na pasensya sa 2 oras na biyahe sa bangka. Fishing vessel ang aming sinakyan para mas mabilis namin marating ang isla. Sa aming biyahe, namangha na kami sa ganda ng sunrise at makasaksi ng ilang sightings ng dolphins. Pero pagdating ng Seco Island, walang kaduda-duda. Ito'y isang paraiso. Para makarating kami sa isla, kailangan namin sumakay sa bangka ulit nito na sinakyan namin sa pamunta dito sa bangka. Nandito na tayo sa Seco Island. And excited na ba kayong makita yung Seco Island? 1, 2, 3! Dito tayo ngayon sa sandbar ng Seco Island. Napakalaki ng sandbar niya. Ayan. Ito yung buhangin ng Seco Island. Pino and ang puti. At may papakita pa ako sa inyo. Nakakatuwa kasi sa sandbar makikita mo talaga yung pagitan ng kulay puti tsaka itim nung sand. Yung sandbar mismo tsaka yung mismong ano na, dagat na, ayan o. Kita mo yung pagitan. Pare-parehas yung dagat sa Pilipinas, maalat! Punong-puno ito ng halaman. Kaya mong libutin ang buong isla ng 30 minutes at ang buong paligid nito, white sand. Ang sandbar, tila hugis dila. Hindi man masyadong mahaba, malawak naman. Ang tubig, kumikinang at napakalinaw.
At ang maganda dito, manginan-ninan lang ang mga turistang dumarayo. Kung anong ganda ang ibabaw ng isla o sandbar, sa rin ganda kapag sinisid ang karagatan. Kung hindi beach ang hanap mo, mga ecotourism destination ang para sa'yo. Dito pa rin sa Antique, marami kang pwedeng puntahan. First on the list, Kalawag Mountain Resort. Nasa tabi nito ng napakalinis na ilog na pwedeng mag-swimming sa malamig nitong tubig. Sa bahaging ito ng ilog, pwede kang mag-dine-in. Ang menu, ang iba't ibang putahe ng Kinaray-a cuisine. Isa sa mga pinagmamalaking tibyaus delicacy na hindi mo dapat palampasin, ang chicken forbida. Kahalintulad umano nito, ang adobong manok. So, sabi nila parang adobo daw siya. Na, pero iba yung kulay, kasi dikanda. Perfect combination. Yung lahat ng ulam, yung takanin na may kalkag. Hindi magpapahuli ang dessert. Tikman ang kanilang level up na puto bumbong. Kung saan, perfect sa kanilang muscovado sugar. Stop! At habang nilalantakan ng masasarap na pagkain, kinantahan kami ng Mararison Children's Choir. Patok din dito ang coffee body scrub, kung saan ang kape ang pangunahing gamit sa body scrubbing. So after magpa-body scrub, dito na pupunta sa kawa. Diyan. Pero ang pinaka-ibinibida nila rito, ang kawa hot bath. Sasalinan muna ito ng malinis na tubig habang inilalagay ang mga bulaklak. At kapag mainit na ang tubig, pwedeng-pwede ka nang sumampa sa kawa para ilublob ang buong katawan. May mga flavors na pagpipilian sa kawa bathing tulad ng asin, turmeric powder, milk, coffee, wine o beer. Ang pinili natin na flavor ng kawa is milk. Sampung minuto mula Kalawag Mountain Resort, pwede mag-side trip sa isa pang sikat na pasyalan sa Barangay Tuno sa bayan pa rin ng Tibyaw sa Antique. Pagdating sa Barangay Tuno, may 30 minutes pang trekking. Ang pagod sa paglalakad, mapapawi dahil may naghihintay na masterpiece na tanawin, ang multi-tiered waterfalls na kilala sa tawag na Bugtong Bato Falls. Pero patikim pa lang ito dahil meron pang dalawang waterfalls. Sa katunayan, ang waterfall system ito merong 7 chairs, pero tatlo lang dito ang bukas sa publiko. Matapos ang 10 minutong trek, bubungad ang ikalawang chair ng waterfalls, kung saan sa ibabaw lang nito ang ikatlong chair na kailangang akyatin sa pamamagitan ng lubid. Pero malamig yung tubig niya, guys. Sobrang lamig yung tubig. Pag-akyat sa taas, nakakubli pala ang isang natural pool kung saan ma-experience ang napakalibig na tubig. Bukod sa falls, marami pang pwedeng puntahan. Landlocked o napapagitnaan ng maraming bayan, ang bayan ng San Remigio sa Antique. Napapaligiran ito ng matataas na bundok. Dahil dito, ang klima sa San Remigio bumabagsak sa 18 degrees Celsius. Malamig! Perfect sa takbuhan ng mga nais tumakas sa init na panahon. Dahil sa mababang temperatura na nagsisimula mula November hanggang April, nakakapagtanim din sila ng mga strawberry na pwedeng ma-enjoy ang strawberry picking. Dito, di ka lang giginawin. Mangangatog din ang inyong tuhod sa kanilang buwis buhay na adventures. Ilang minuto lang mula sa Aningalan Highland Strawberry Garden, mararating mo ang Danau Lake. Maliban sa mga cottages para sa picnic area, masayang sumakay ng balsa kasama ng barkada at ang lugar, Instagramable. Katabi lang nito ang isang kuweba na may kakaibang rock formation. Sa ibabaw nito, na tila kastilyo. Ito ang Ikbaklag Cave and Stone Castle. Meron lamang itong dalawang chamber. Kailangan mong tumawid sa maliit na hanging bridge para makapasok sa makipot na bukana ng kuweba. Para marating ang tuktok ng kuweba, kailangan umakyat at lumusot sa matarik na mistulang tunnel na pinalilibutan ng limestone cars. Pero ingat lang sa pag-akyat dahil nakakalula. Ang matukit tuhod ko.
Nahihina. Sulit ang kaba at pagod sa pag-akyat. Sa tuktok nito, dito nabubungad ang rock formations na kung tawagin ay Stone Castle Terrace. Tanaw ang makapigil hiningang panoramic view. Kung meron ka pang extra budget, pwede ka namang magpunta sa Alpas Restaurant sa bayan ng Tobias Fournier. Ang pambato nila dito, sustainable dining experience, organic. Sa istruktura parang ng mismong restaurant hanggang sa kagamitan nito sa loob, yari sa kawayan. Pag-aari ito ni Naken na nagsisilbing chef na rin ng restaurant at ang may bahay nitong si Kim. Pagdating sa plating ng pagkain, hindi basta-basta. Perfect pang Instagram. Kahit mga kubyertos, gumamit ng dahon ng saging at iba pang halaman. Kakaiba din ang lagayan ng brown rice na parang nasa isang maliit na bayong. Kainan na! Kung tumatagaktak ang iyong pawis, meron sa iyong naghihintay na pagkalamig-lamig na tubig. Siguradong papawis sa pagod at uhaw. Kung magagawi sa Pandan Antique, dito meron silang cold spring. Ito ang ipinagmamalaking malumpati cold spring. At ang tubig na ito ay nanggagaling mismo dun sa isang lagoon, Blue Lagoon, at yun ay bumubulwak daw yung tubig mula sa ilalim. Kung gusto mo naman ng konting activity, bahagi pa rin ng Bugang River ay ang Naranjo Water Park. Pwedeng mag-paddleboard, pedal boat, at kayak. Matapos mapagod sa water activities, mag-relax at magpahinga sa kanilang river cruise. Perfect din para sa mga nature lovers. Kung exclusive farm staycation naman ang hanap, dito pa rin sa Pandan Antique, matatagpuan ang Joso Farm. Preskong-presko ang klima. Ang konsepto nito, ang paggamit ng native materials. Attraction dito ang farm vibe nito. Pwede magtampisaw sa kanilang natural free-flowing swimming pool. Dahil ang tubig, diretso galing ilog. May ilang cottages at mga picnic tables. Tsak din na maglalaway ka sa ihahanda nilang pagkain. Siyempre para sa dessert, bibigyan nila ang freshly made na nilupa kung saan pinagsama-samang binayo ang saging na saba, kinayod na nyog at muscovado sugar. Tuloy rin tayo sa isa pang pinagmamalaki ng Antique, ang Nogas Island sa bayan ng Aninii. 4 na kilometro ang layo nito mula sa mainland kung saan aabot lang ng 20 minuto para marating ang isla. Itinuturing na Unhabited Protected Island ang 24 hectare na marine and bird sanctuary. Meron din itong white sand beaches at ang Kalachuchi Tree Tunnel na picture perfect papunta sa lighthouse. Meron din itong oldest balete tree na maaari mag-selfie at akyatin ng puno. Pero ang sabi nila, before ka umakyat, kailangan magpaalam ka daw sa balete tree. Ang gagawin mo ay hahawak ka muna at ibubulong mo na nagpapaalam ka kung pwede bang umakyat. Kung ang hanap nyo naman ay total privacy, malayo sa syudad, ang Pandan Beach Resort ang eksklusibo para sa'yo. Ipinagmamalaki nila dito ang kanilang romantic hideout accommodations. Dito, pwede ka rin magpamasahe o kaya naman hintayin ng sunset sa mga kubo na nakapwesto malapit sa dalampasigan. Samantala, para sa mga naghahanap na may uuwi mula sa probinsyang ito, wala raw ibang perfect pasalubong mula sa pangabuhian weaving na matatagpuan sa Barangay Mabaor sa bayan ng Tibiaw, Antique. Dito makakabili ng mga produkto tulad ng mga bags at tela mula sa nahabing abaka at pinya fiber. Upang hindi tuluyang mawala ang paghahabi na bahagi na ng kanilang mayamang kultura, tumatanggap ang pangabuhian weaving and fiber processing center ng mga estudyanteng nais matuto nito at magamit din bilang pangkabuhayan. Ito daw pinakamaganda. So, saya. 450 pesos lang. Sa mapa ng Antique, hugis patak ng luha. When it's time to say goodbye kasi, siguradong iiyak ka. Sige, good winner. Sige. You can never have enough of Antique. Sakaling pwede nang mag-travel ulit, ihanda na ang iyong OOTD at ang iyong summer bodies dahil sa Antique, sabay-sabay tayong aaura.